Recognize Vice Chairman Dan Fernandez. Thank you po, Mr. Chairman, and again, congratulations po, Chair. Thank you, sir. I was about to ask also Secretary Lotilla sa last budget deliberation, but you left early. But I will just focus my line of questioning sa ERC with your indulgence. Ma'am, we have agreed that we will be submitting our documents on the computation ng port regulatory period from 2016 to 2022 prior sa September 19 natin for budget deliberation. And we had agreed that there was no computation of the actual WACC from 2016 to 2022. You personally at borrowing your statement, you said that sa katotohanan lang po walang computation, no? I will excuse you from further questioning dahil nga po you were newly appointed and designated chairperson. Probably hindi niya po pa alam kung anong nangyari dun sa history ng WACC natin sa ating pong ERC. Siguro doon sa mga officers ng ERC, idadirect ko yung question sa kanila. Andito ata si Engineer Galang, ano? Engineer Galang, kayo po yung ano, no? Yung Regulatory Operation Service Director. Are you the acting director po? So kayo po yung nakakaalam ng mga computation para buton sa weighted average cost of capital, no? And okay, at kasama niyo po si Engineer Alvin Jones Ortega, kumbaga siya po yung tariff and rates division. Yes. Sir. Ano, okay. So ang tanong ko lamang po, bakit hindi po tayo nag-compute nung weighted average cost of capital ng MERALCO ng 2016 up to 2022 up to now? Na kung saan ang tinakda po ay 14.97%. Hi, Your Honor. Subject po kasi yon doon sa reset process. So meron naman po tayong mga nakuhang mga consultants sa compute it. Okay, straight to the point na po tayo ha para maliwanag po tayo ha. Simple lang po yung tanong ko. Hindi po, ito po kasi ginawa na pong reason no nung 2020 no nag-investigate po kami at sinabi po na nakumuha ng consultant at nakakuha na ng consultant, na-compute na at i-deliver na nung December 2020. Pero it was not delivered. As a matter of fact, siguro ibibigay ko muna yung graph ano para makita natin, maliwanagan natin na Engineer Galang ano. Kasi this is your ano eh. In other words, ito yung inyong area no. Pakikita ko lamang po yung ano. Can you kindly put the ano yung table ng ano nung history ng WACC. Mr. Chairman, I was not able to explore my line of questioning in the budget deliberation because yes. of time constraint. Yes. And I know that the chair is so magnanimous in giving us a chance to explore our line of questioning. Maraming salamat po. Bear with me, Mr. Chairman. Yes, Honorable Vice Chair, I just like to emphasize that we still have a couple more members who would like to interpolate. So if we can... Thank you. Chairman, okay thank you. Po. So... tignan po natin itong graph, ano, yung ating pong history ng WACC. Kasi po, year 2007, no, I gave you all the documents, di ba? Meron kayong mga dokumento. Binigyan ba natin ng ERC? So, dito po sa history natin, second regulatory period, alam nyo naman po ito eh. Di ba? Yung reset, alam naman natin ito eh. From 2007 to 2010, third regulatory period, 2011 to 2014. Na kung saan, talagang... ang barometer natin ay yung second regulatory period. Ang tanong ko, Engineer Galang, since kayo rito ay yung pinaka-engineer ng ROS, bakit po tayo hindi nag-compute? Your Honor, it's in a process. Hindi pa po kasi... Mr. Chairman, I beg to disagree sa sinasabi niyong on process. Kasi pitong taon po yan. 2016... to 2022 hindi po kayo nag-compute. So I would like to explain sa ating pong body at sa ating mga tao na every 4 years na tinakda ng rules and guidelines ninyo, magko-compute po kayo every 4 years. Kaya nga meron tayong first regulatory, meron tayong second regulatory.
pagdating po ng third regulatory 2011 to 2014. Sa fourth regulatory, nung mag-start na po yung 2015 hanggang 2019, hindi po kayo nag-compute. So, sa hindi nyo pag-compute, ang sinihil sa atin ng MERALCO is 14.97%. Alam nyo po ba na sa kadahilan ng hindi po kayo nag-compute ng tamang WACC, ang sinisingil sa atin is 14.97%. At kung titignan nyo yung ating ano, yung table, yung first line, paki-zoom na lang muna po. Paki-zoom. Ayan. Yan po ang ops, tama na. Yan po ang WACC ng MERALCO. History po nila yan. Pagdating po ng fourth regulatory period, 2016 to 2015, according po sa Philippine Stock Exchange, yan po ang dapat nasisingilin sa atin ng MERALCO. 7%, 4%, 6%, 5%. Pero dahil hindi po kayo nag-compute mula noon hanggang ngayon, ang sinisingil sa atin ng MERALCO, 14.97% all the way. Yan ang sinisingil sa atin. At overcharge sila ng mga porsyentong ito na nasa dulo. In other words, Mr. Chairman, because you have not computed the actual WACC na ningil ang MERALCO ng 14.97. Ngayon ang tanong ko, Madam, since you yourself have disclosed that hindi nag-compute ng 2016 up to 2022, we, the consumers, you and I, all of us, are we entitled to a refund? Yes or no? Pag nakita po natin ganun po yung number, over collection po siya, may refund po talaga yon. Ma'am, it was submitted by MERALCO sa Philippine Stock Exchange ang WACC nila daily. I was confused because during the time that we are deliberating, you were asking, kailangan natin compute. Tingnan niyo ang WACC ng MERALCO. Magpunta kayo ng Google. Every day, WACC MERALCO lalabas. Ngayon, today, as of today, 8.1% ang WACC ng MERALCO. Pero magkano sinisingil sa atin hanggang ngayon? Mula 2016 hanggang ngayon, habang gumagamit tayo ng ilaw at aircon at mikropono, sinisingil nila tayo ng 14.97. Pero sa WACC nila for today is 8.1%. Ang conversion po niya, alam niyo kung magkano? That is 22.5% of the profit share nila. Ha? Na 48% which convert into 50 point centavos per kilowatt hour. And that translate to billion of pesos. Now ngayon, Attorney Galang, Engineer Galang, sino nag-utos sa iyo na 'wag mag-compute? Kasi ito is ano ha, betrayal of public trust to ha. This is ano subject to ano to a case against you dahil kayo ang pinagkatiwalaan. Ayan no. Kayo ang pinaka-director. Si Engineer Alvin Ortega siya ang Tariff and Rates Division. Engineer Alvin, sino nag-utos sa iyo na sabihin na 'wag mag-compute na sa loob ng 7 taon para sa tamang taripa na sisingilin ng MERALCO sa bawat isa sa atin? Your Honor, good morning po and thank you for that question. Your Honor, as pointed out, as you correctly pointed out po, yung pong pag-compute is may sinusunod po na rules. Oo, alam CRC, ko kayo, 7 taon kayo hindi nag-compute. Huwag nyo na kami paikutin dito. 7 taon kayo hindi nag-compute. Sino nag-utos sa'yo huwag mag-compute? Your Honor, kaya nga po, okay. Wala pong... Nag-compute ka, hindi? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nag-compute sa loob ng 7 taon. Okay. Alam nyo na may reset. Alam nyo na papasok ang 2016 hanggang 2019, fourth regulatory period. At hanggang ngayon, hindi kayo nag-compute. Bakit? Dahil sinabi ba ng MERALCO, huwag kayo mag-compute. Kasi kapag pinagbatayan natin ang parameters ngayon, 2014, napakababa at tataas ang singil sa taong bayan. At kapag ganun, ha, wala na kayong makukuha, wala kayong matatanggap. Sabi mo sa akin, mali ba ang iniisip ko, panaginip lamang ba? O tunay na nangyari ang bagay na yon? Engineer, 7 taon kayong hindi nag-compute. Yun nga po, Your Honor. We have to follow the rules on how we will computing. But then since wala pong rules na... Binaba sino? Naadap ang ERC. That's why wala pong engineer, compute, Your Honor. Engineer, gusto nyo basahin ko yung inyong role? Ang role ninyo, responsible and regulatory operation service for the formulation and enforcement of standards and rule and regulation affecting the electric power industry
and guides the commission in the prescription enforcement of the adopted principles. Kayo ang gumagawa. Kayo ang backbone ng commissioner. Dadalhin niyo sa kanila. Sino nag-uutos sa inyo sa commissioner na huwag mag-compute sa loob ng 7 taon? Na sinisingil ng Meralco sa atin na 14.97%, whereas those are the computation that according sa Philippine Stock Exchange ay napakababa, 6%, 7%. Ito ang dapat na sinisingil sa atin ng Meralco. Hindi dapat 14.97%. So ngayon, 8% na wala sa taon-taon sa ating mga kababayan, lalo tigit nung panahon ng pandemic, na kung saan ang ating mga kababayan, ikinulong sa mga tahanan, pambili ng gamot, hindi nabili ng gamot, mamamatay ang anak, hindi may palibing, bakit? Nagbayad ng kuryente. Binayad sa ataol. Alam niyo ba ang ginawa niyo, mga kapatid? Ito is economic sabotage. You kept the cost of the electricity so high that investors, foreign investors, ran away from us, going to Indonesia, going to Thailand, going to Malaysia, because the cost of electricity there is so low. Dito, ang taas. This is a unilateral decision that you have done. And this will cause you betrayal of public trust. Lahat ng involved sa non-computation of the WACC must be held responsible. I'm sorry to say this. Mag-resign na po kayo. 7 taon po ninyo na hindi ginawa. Ngayon, ma'am, I was asking you, ma'am, having said that, na naandito na po ang computation ng Meralco. Mismo Meralco nagsabi, ito, WACC namin eh. Pero sinabi ng ERC, hindi, sundin nyo na yung dati, 14.97. Wala kayong ginawa sa loob ng 7 taon eh. Wala silang ginawa. Wala kayong ginawa. Kung wala kayong ginawa, ang ibig sabihin, naniningil pa rin ang Meralco. Hanggang ngayon, sinisingil tayo. Ngayon, ma'am, sinabi ko po nandito na parameters. Kukunin na lang po natin yung kanilang WACC. Can we have a confirmation from you that you will start the process of refunding? Kasi ma'am, pag hindi po kami nakakuha dito ng refund, I will tell you, I will initiate an impeachment case against all the commissioners. We have not computed, we have not computed yung WACC. Dahil ito yung pong responsibilidad ng ating pong mga commissioners. Nabigyan ng tamang rate ang ating mga kababayan, including the transmission rate. Tanong ko sa inyo, nag-compute ba kayo ng transmission rate from 2016 up to now? Wala. Engineer Galang, transmission rate. Wala pa pong bago yun. Magkano ang rate na sinisingil nila sa atin? 15.04%. 15.04% na according sa IMAR na binigay sa inyo, ay lumalabas lamang dapat ang WACC nila 6.84%. Pero hindi po ninyo binago. Hindi po kayo nag-compute pagdating sa distribution and transmission. And that's the reason why, Secretary Lotilla, this is a short-term solution of the problem of our country. Hindi lamang to Meralco, Mr. Chairman. If you will see the next page of my presentation, hindi presentation, but my documents that I have submitted sa inyo lahat. Mr. Chairman, hindi lang Meralco ang nag-lapse na hindi kayo nag-compute. Engineer Galang, 19 na distribution utilities na hawak ko ngayon, hindi kayo nag-compute. Bakit? As mentioned po kanina ni Engineer Ortega, Your Honor, wala po kasi nalabas na rules which should be, we should follow in the computation. Ano po? Doon po sa reset. Dapat sinunod po ninyo. So ang procedure po, bilang kayo ang ROS, kayo po yung pinanggagalingan ng formulation, manggagaling po sa inyo. Kasi yun ang sinasabi ng inyong ng inyong function eh. Dadalhin po nyo sa commission. Di ba? Pagdating po sa commission, sila po mag-i-implement. Ngayon ang tanong, yan ang process. Engineer, ikaw madidikdik dito, maniwala ka sa akin. Ikaw madidikdik dito pag hindi mo inamin sa amin, sino nag-utos sa inyo na huwag mag-compute. At dahil hindi sa pagko-compute nyo na 14.97 ang sinisingil sa amin, na wala kami ng 8% na ang conversion is 22.5% para sa distribution and 25% para sa transmission. Now ngayon, ibabalik ba ito sa taong bayan? Dahil pag hindi binalik, magkakaproblema po tayo. Ma'am, you can answer.
Salamat po. Sir, I think what we had discussed naman po last time, and we had committed to you that we will provide those computations before our but there must be 19. Responsible person. Yes, Your Honor. That will be subject. Kasama po yun dun sa inaaral ko din, personally. Ma'am, chairperson, you are our only hope. No? Because, kidding aside, no, Mama, for so many years, starting ng 2011, lahat ng mga commissioner dyan, hindi po nila, lahat ng mga chairperson, hindi po nila kinompute. Eh. Tingnan niyo po. Apo. Hindi nila kinompute. 14.97, tapos 15.04 sa transmission. Wala nag-compute. Mm-hmm. And that is betrayal. Mm-hmm. That is betrayal of public trust. All these people na under ERC who have not computed the WACC should be held responsible. Hindi po pwede dito, madam, na ganito na lang, i-refund lang natin tapos hindi na natin sila bibigyan ng sanction. Ma'am, ang bigat po ng responsibilidad niyo na binigay po sa inyo ng ating bigat po Pangulo. Bigat po talaga. Napakabigat po nito. Opo. And this translates to a half a trillion pesos that will be reimbursed to our people. At ang isang request ko, ma'am, ang isang request ko, kasi po ang ating mga taong bayan, eh, magre-reimburse na magre-refund, hindi naman namin nararamdaman. Hindi nila nararamdaman. Ma'am, kindly put doon sa MERALCO bill o kaya kung sino man mga distribution utility, yung portion ilagay po kung how much is being refunded. Apa. At monthly, kung magkano ibabawas, para naiintindihan ng ating mga kababayan, you have the power, at Engineer Galang, you have the power to do that. Dahil kayo ang formulation, kayo ang rules, kayo ang regulation, dinadala nyo sa kanya. Ask the distribution utilities to put how much will be refunded to me, Danilo Fernandez, taga Santa Rosa City. Ito, ire-refund ko sa iyo mula 2016 hanggang ngayong sa araw na to. Using that 14.97, whereas dapat hindi ito. Monthly, bawas nyo. Otherwise, ma'am, pag hindi po natin nagawa to, we are compelled. And I will initiate to file an impeachment proceeding to all of those who are involved. Nakahiwalay naman po talaga yung portion ng yes, ma'am, but you have to make it understandable. People don't understand your technical terms. You tend to confuse our people. Wala naman nakakaintindi dyan eh, sa mga sinusulat ninyo eh. Dahil pinahirapan nila para hindi maintindihan. Kaya nga hindi ina-compute eh. Dahil gulong-gulo ang tao eh. Even us, congressman, we are so confused. Hindi ako technical person. But I try to understand it in 2 to 3 months. I try to understand it to find out bakit nagkakaganon. And I found out that you are not computing. Kayo'y binigyan ng responsibilidad. Ha? Ng batas. Section 40 ng IPIRA law. ERC shall establish a rigorous training for its staff to enhance their technical competence. Binigyan kayo provision, section 40, para sa inyo lamang. Binigyan kayo ng mandato dumaan sa matinding pag-aaral ng pagkocompute para sa taong bayan. Pero anong ginawa ninyo? Hindi kayo nag-compute. Hindi na ba kayo nabag sa ating mga kababayan na during pandemic nakakulong? Na halos hindi na makakain, makabayad lang sa kuryente, and even the MERALCO and other distribution utilities, they should have been held responsible. Bakit? Alam nila eh. Ayan nga, nagdala nga sila sa PSE. Tapos ang binigay, 1497, naniningil sila. They should be held responsible as well. Thank you, Honorable Dan Fernandez. Since the issue...